alimangong kasing laki ng basurahan, alimangong marunong mag-cheer dance, at alimangong fashionista. Ilan lang yan sa mga kakaibang crabs na makikita sa Pilipinas. Umpisahan natin ang listahan at number 1, Harlequin Crab. Ang cute na alimangong ito ay makikita sa buong karagatan ng Indo-Pacific, kabilang na ang Pilipinas. Una silang nadiskubre ng British zoologist na si Edward Mears noong 1886 sa timog ng Mindanao. Kung isa kang diver at balak mong hanapin ito sa dagat, mukhang mahihirapan ka dahil sa liit na 1.6 inches, madalas pa itong nakatago sa mga sea anemone. Ang pagtago nila sa sea anemone ay hindi lang nagbibigay sa kanila ng tahanan, kundi proteksyon sa malaking predator. Ang mga sea anemone kasi ay may mga galamay na nagtataglay ng lason, kaya walang mga ngahas na lumapit dito. Bilang kapalit, kinakain ng harlequin crab ang mga parasite na dumidikit sa katawan ng sea anemone at tiyan na bubuo ang symbiotic relationship ng dalawang hayop. Boxer crab. Isa ito sa kinagigiliwan kong alimango sa Pilipinas. Meron kasi itong dekorasyon sa kanyang kamay na para bang mag-cheer dance. Dahil dyan, tinawag din silang pom-pom crabs. Sa totoo lang, hindi naman talaga dekorasyon ang kanilang hawak. Ang mga pom-poms na nasa sipit nila ay mga maliliit na sea anemone. Ginagamit nila ito bilang self-defense. Sa tuwing may panganib kasi, iwinawas-iwas ng mga boxer crab ang mga sea anemone sa harap ng mga predator dahil kilala ang sea anemone sa karagatan na nagtataglay ng lason. Bilang kapalit sa naitulong ng sea anemone sa mga boxer crab, dinadala nila ang mga sea anemone kung saan mas maraming plankton na pwedeng kainin. Ang relasyon na nabuo sa pagitan ng boxer crab at sea anemone ay isa sa pinaka-nakakatawang relationship sa animal kingdom. Decorator crab. Espesyal ang mga nilalang na ito dahil sa kanilang survival technique. Kilala sila bilang fashionista ng animal kingdom. Dinidekorasyonan nila ang kanilang katawan ng anumang bagay na makikita nila sa sahig ng karagatan. Ginagawa nila ito dahil sa dalawang dahilan. Una ay ang makapag-camouflage. Pangalawa ay upang makapagbigay babala sa mga predator na nakakatakot o makamandag ang kanilang balat. Nagagawa nila ito dahil ang katawan nila ay nababalot ng buhok na tinatawag na setae. So basically, para silang buhay na Velcro. Mapapanood sa video kung paano niya napadikit ang seaweed sa kanyang buhok. Nakita mo ba kung paano ito kumapit? Dahil sa kakaibang kakayahan nila, maaaliw ka talaga sa kung ano-ano ang nilalagay nila sa kanilang shell. Gaya nitong isa na itinikit ang sea urchin na parang payong. O itong isa na itinikit ang mga coral para magmukha siyang nakakatakot. O yung isa na ito na mukhang yayamani ng taste dahil perlas ang napili niyang dekorasyon sa kanyang katawan. Spotted porcelain crab. Ito ay makikita sa buong karagatan ng Pilipinas. Kagaya ng harlequin crab, madalas silang nakikita nakapatong o nakatago sa sea anemone. Humahaba lang sila ng 15 millimeters. Tinawag silang porcelain crab dahil parang porselana ang kanilang makulay na exoskeleton. Madali kasing maputol ang kanilang paa sa tuwing tumatakas sa mga predator. Ang tawag dito ay amputation. Ibig sabihin, hinahayaan nilang maging marupok ang kanilang mga paa para mas mabilis silang makatakas sa mga predator. Tulad ng mga butiki, ang naputol na paa ay mabilis ding tumutubo. Perhaps pinakamadali mo silang makikilala dahil sa kanilang pamaypay. Ginagamit nila ito bilang pangsalok o pansala sa mga lumulutang na plankton sa paligid. Sa ganitong paraan sila humahanap ng makakain. Malaki ang kanilang panipit pero ginagamit lang nila ito panlaban sa iba pang porcelain crab para depensahan ang kanilang teritoryo. Kung pamilyar ka kay Krusty Krab ng SpongeBob SquarePants, dito hinango ang kanilang karakter. Ito ang mga horn-eyed ghost crab.
Maraming species ng mga horn-eyed ghost crab ang makikita sa ating bansa. Angat ang kanilang katangian sa pagkakaroon ng nakatayong mata, parang si Krusty Krab. Kilala ito ng mga Ilonggo sa tawag na Bayokoy at Agokoy ng mga Cebuano. Sa lahat ng mga alimango, ito ang pinaka-paborito ko. Ang cute kasi nila tignan at mukhang maamo. Pero kung plano mong manghuli nito, mukhang malabo mo ito magagawa dahil kaya nilang tumakbo ng 7 feet sa loob ng isang segundo. Aktibo sila sa paghahanap ng makakain tuwing gabi at paborito nila ang mga algae o kaya naman patay na isda. Sa umaga ay abala sila sa paggawa ng hukay ng kanilang tahanan at pagdepensa sa kanilang teritoryo. Fiddler Crab. Madali mo silang makikilala dahil hindi pantay ang laki ng kanilang panipit. Kahit maliit ang kanilang katawan, nakakatakot pa rin itong hawakan dahil mukha itong masakit manipit. Sa totoo lang, ang tanging pakinabang ng kanilang malaking panipit ay komunikasyon at pangtawag ng mating partner. Ipinapakita nila sa mga babaeng fiddler crab ang kanilang malaking sipit at iwawasiwas nila ito pataas. Kung sino ang lalaking may mas malaking panipit, yun ang magiging ama ng kanyang susunod na anak. Maikli lang ang buhay nila at tumatagal lang sila ng 2 taon. Kung nasa bakawan ka o puti ka na malapit sa dagat, malaki ang tsansa mo na makakita ng fiddler crab. Tinawag nga pala silang fiddler crab dahil para silang tumutugtog ng violin sa tuwing nililinis nila ang kanilang panipit. Kuracha. Sigat ang alimango na to sa mga Kabisayaan, lalo na sa Zamboanga. Kilala rin ito sa tawag na Spanner Crab. Kahit pangkaraniwan lang ito sa ilang lalawigan ng bansa, isinama ko na rin ito sa listahan dahil marami sa mga taga-syudad ang hindi nakakaalam sa alimango na to. Malaki ito at kayang humaba ng 6 inches at tumimbang ng 1 kilo. Kung maghahanap ka ng ganito sa dagat, karaniwan silang nakalubog sa buhangin at nakaupo na parang palaka. Kung madalas ay sa sipit ng alimango ang pinakamaraming karne, ibahin mo ang kuracha. Nasa katawan kasi nila ang pinakamaraming karne. Karaniwan itong binibenta sa palengke sa halagang 300 pesos kada kilo. Kilala ito sa mga lutuing halabos o di kaya naman ay kinataan. Sa Maynila, bihira lang ako makakita nito kaya hindi pa ako nakakatikim na ito. Please comment down below kung anong lasa nito. Speaking of kinataan, isa pa ito sa pinakamabentang alimango sa mga foodie. Ito ang tinatawag na crucifix crab. Tinawag silang crucifix dahil sa hugis cross na makikita sa kanilang shell. Lumalaki ito ng 8 inches. Kadalasan mo itong makikita sa mga probinsya at napapadalas na ang bentahan nito sa Maynila. Gayunpaman, marami pa rin taga-syudad ang hindi nakakakilala sa kanila. Ayon sa urban legend, tinubuan ito ng cross matapos iabot ng alimango ang cross kay St. Francis Xavier nung nabitawan ito ni St. Francis sa karagatan. Ito marahil ang dahilan kung bakit depicted sa mga libro at literature ang crab na may hawak na cross. Simula noon, may mga ilang-ilang deboto ang ginagamit ang shell ng crucifix crab bilang pampaswerte. Kaunting trivia lang ha, alam mo ba na ang Lanao del Norte ang crab capital ng Pilipinas? Palawan Purple Crab. Kilala sila sa buong mundo bilang isa sa pinakamagandang alimango dahil sa kakaibang kulay at tingkad na namumukod tangi sa lahat. Matatagpuan lang ito sa Palawan. Merong 10 species ng purple crab sa Pilipinas, pero ang Palawan Purple Crab ang undeniable na pinakamaganda. Mukha silang malaki sa mga pictures pero lumalaki lang sila ng 2 inches. Sila ay mga terrestrial crab. Ibig sabihin, sa lupa ng kagubatan sila nakatira, hindi tulad ng iba na nasa dagat. Ang susunod sa listahan ay siguradong hindi ka uubra lalo na kung may takot ka sa alimango. Ang tawag dito ay giant spider crab. Hindi ito native na matatagpuan sa Pilipinas. Nanggaling ang kanilang grupo sa malamig at malalim na karagatan ng Arctic region. Nagmamigrate sila papuntang Australia, hindi para manganak
kundi para magpalit ng balat. Kung hindi kasi sila pupunta sa mas mainit na karagatan, ay hindi sila makakapagpalit ng balat. Gaya ng nauna ko lang sinabi, hindi ito native sa Pilipinas. Nakikidaan lang sila sa South China Sea na teritoryo ng Pilipinas. Gayunpaman, dapat pa rin itong makilala ng mga Pilipino. Sa kanilang paglalakbay, nakakabuo sila ng malabundok na grupo kung saan nagpapatong-patong na sila sa dami. Dito ata nabuo ang katagang crab mentality. Sa video, mapapanood mo kung paano sila kainin ng mga ibang nilalang gaya ng pating na ito. Sumali na rin dyan ang cuttlefish. At hindi nagpahuli ang manta ray sa Eat All You Can Crab Party. Ang tatapos sa listahan natin ay ang higanting coconut crab. Sila ang largest terrestrial arthropod sa mundo. Lumalaki sila ng 3 talampakan at bumibigat ng 4 na kilo. Minsan na silang nagtrending sa internet dahil marami sa mga netizen ang hindi makapaniwala sa laki ng mga hayop na to. Gayunpaman, hindi pa rin ito masyadong kilala ng maraming Pilipino dahil bihira na lang ito makita sa dalampasigan ng Pilipinas. Malaki ang epekto ng overhunting at hindi na nabigyan ng atensyon ang pagpaparami sa kanilang populasyon. Oh no. Madalas kasi itong niluluto dahil sa sarap at linamnam ng kanilang karne. Sa Itbayan, Batanes, pinakapopular ang pagkain ng karne ng coconut crab na patok din sa mga turista. Tinawag silang coconut crab dahil sa hilig nilang umakyat ng puno ng niyog at sisiw lang sa kanila ang magbukas ng buko. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!